Man. Opisina. O kalsada. May kasama ka na, kapasada. Walang boundary ang talakayan. Nasa fast lane ka ng balitaan. Matik na yan. Suwabe ang pasada. Kasama sina Peter Musni at Ika Lazo. Pasada! Pasada! Hiwalay kung hiwalay! Kayo nga, break na daw! Paano yun? So, yung unity is now disunity? Nako, yun ba ibig sabihin ng naggamitan lang? Kung naman, masyado naman. Ay, di ko alam. Gamitan na gamit. Mali mo, di ba yung mga ganong relasyon? Gone girl, ganyan. Yeah, diba? We can achieve something, di ba? To further the cause. Diba? To further the cost. Oo, the cost and the cost. Yeah. Our personal cost. Yes, and la cost. Diba? Kumisan po talagang ganun. Sabi nga nila, pasumpa-sumpa ka pa, ngunit sinuwi. Munti ka dugtungan. Alam mo yung pijoke niyan? alam mo, hindi ka magandang kabanding talaga. Kasi mawawala. Malaswa ka agad ang isip. Yun kasi yung naalala ko dun eh. Pasumpa-sumpa ka pa. Ngunit ang iyong sumpa ay isinulat mo lang sa buhangin. Ayan. So nung inanod, wala na? Wala. Nung dumating ang alon, nabura na lahat. Hindi mo na, nakalimutan mo na sa iyong, ang iyong mga sinumpa na kailanman ay hindi tayo maghihiwalay. Hanggang 2025. Ayun lang pala. May expiration date. Correct. So yan po ang pinag-uusapan ngayon. Yung pagbibitiw nga no ng kalihim ng Department of Education. Tagalog, kagawaran ng edukasyon. Correct. At saka bilang co-vice chairperson ng NTFL-CAC. So yes, effectively removing her from the cabinet. Yes. Nang Pangulong Bongbong Marcos. So, siya ngayon ay vice presidente. Siyempre, maraming nagsasabi na, tagal? Ngayon lang? Siyempre, yun yung mga kontrabulate. Kontrabulate. Sabi nung iba naman, kasi nga, you know, sometimes when you're just pretending or hindi naman pretending as DepEd secretary no, kundi yung that everything's okay with you, lalong nagiging stressful yung relationship. Kaya nga dapat pag ganyan maghiwalay na. Diba? So, kung hindi na maayos ang sabahan. Sabi nga sa Kongreso, let the divorce law pass. Kaya na nga. 'Di ba? Umikot na naman tayo diyan sa divorce law. Nako partner ha, nagulat kasi tayo diyan 'di ba? Kanina mga alas 3, alas 4 na biglang, "Hoy, may papresko dahil nagbitiw." Kagigising ko lang ngayon. Ay wow, sarap ha, nap. Oh, yes. Wow, afternoon na. Paggising ko, ano nangyayari? Bakit iba mga headlines ngayon? Ayun. So, the point being mga kapasaders, no. Ito na. We will dive into the KCAT right away kasi may kinalaman po yung ating kung kayo ang tatanungin. Question of the day doon sa pinag-uusapan namin ni Rica ngayon na yung parang bomba nga eh. Some people will say, iyan po ang tinatawag na serendipity. In this case, VP Sara has crossed the Rubicon, yung point of no return. Kaya nga ngayon, ang tanong namin sa inyo eh, so nagbitiw na nga po si VP Sara only a few hours ago, no? Sa pagiging kalihim ng DepEd. Tanong, sang-ayon ho ba kayo sa ginawa niya? Baka meron pa kayong gustong idagdag. Okay din. Kaya i-message nyo na po. Kasi medyo matagal-tagal na rin pinag-uusapan to eh. No? Simula na nakita nating bumaba yung level ng yung kalidad ng edukasyon ng mga bata. Tapos parang puro na lang budget
na hinihinging pagtaas na kailangan ba talaga ng DepEd? Mm-hmm. Nako, kaya ayan po, no? Message na po sa amin ang inyong kasagutan, 0919-278-3000. Social media pages natin, Facebook, X, YouTube, at babasahin po natin mamaya ang inyong mga ipapadala. Ay, dahil nagpupuyas, nag-iinit, naglalagab love with love ang ating mga na balita. Iba pang dapat niyong malamang mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Malapit ng mag-20, June 19 na po, 2024. It is the 170th day of the year, if you must know. Ito na ang ating mga Ronda Pasada balita. Uulitin natin, VP Sara, nagbitiw na po bilang DepEd Secretary. Susunod, DTI, paghuli sa mga tindahan ng hindi rehistradong vape products sisimula na nga po sa Setyembre. Samantala, pagbebenta ng luma pero maayos pang imbak na bigas sa halagang 29 pesos kada kilo, inaprubahan na ng NFA Council. At MMDA, nag-alok ng 10,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa motorcycle rider na nagpanggap na traffic enforcer. Yan ang mga nagbabagang balita na dapat niyong malaman. At syempre, ang gusto nating maintindihan din mamaya-maya, no, may makakausap tayo, gaano kaseryoso yun nangyari sa Ayungin Shoal? Mm-hmm. Ngayon, parang ano eh, parang dahan-dahan lang lumalabas yung mga detalye na talaga palang sinampahan ng mga Coast Guard na may mga dalang... May bolo. Itak. May mga ano pa nga daw eh. Swords and spears. Yeah, inagawan ng mga baril. Oo. Yung ating mga Navy. Oo, na supposedly para dapat sa mga BRP Sierra Madre troops natin, yes, kinuha. That is something very serious. Okay, meron lang tayong report coming up. Asana Report. Stand by, Marlene Padienos, AFP Chief General Romeo Bronner. Tinawag na hijacking at gawain ng mga pirata ang pagharang ng China Coast Guard sa rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre. Marlene, report please. Magandang hapon. Magandang hapon, tahas ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na may tuturing na hijacking at gawain ng mga pirata ang pinakahuling pag-atake ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga tropa ng militar. Sa kasagsagan niya, ikinasan itong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang binigyan diin ng pinuno ng hukbong senatahan kasunod ng kumpirmasyong nagawang makasampa ng ilang mga CCG personnel sa sinaksakyang rib o inflatable boat ng tropa ng mga militar sa kasagsagan niya ng naturang insidente. Ayon kay General Bronner, ilan sa mga equipment ng isa sa mga inflatable boat ng tropa ng Pilipinas ay kinuha ng China Coast Guard, habang iba naman ay sinira ng mga ito. At ang mismong inflatable boat ay binutas gamit ang bolo at ang kanilang daladalang mga matatalim na mga armas. Dahil dito ay nagdemand ngayon hukbong senatahan sa China na ibalik ang mga disassembled at nakakahon na mga armas ng Pilipinas na ide-deliver sana sa mga tropang nakabase sa BRP Sierra Madre. Kung maalala una ng sinabi ni General Bronner na ito ang unang pagkakataon na nagdala ng bolo, sibat at kutsilyo ang mga tauhan ng China Coast Guard sa kasagsagan niya ng kanilang pagharang sa rotation resupply mission sa West Philippine Sea. Kinumpirma din niya na nakaranas din ng pananakit mula sa mga tauhan ng China ang mga tropa ng militar bukod dyan sa panggigipit at panggigipit na ginawa nito sa kanilang sinasakyang inflatable boat. Gayunpaman, tiniyak pa rin ni General Bronner na natili pa rin mataas ang moral ng buong hanay ng kasundaluhan kasabay ng pag-ibigay diin na natili itong committed sa pagtugon at pagtupad sa kanilang tungkulin na pangalagaan ng kapayapaan at kaayusan sa buong Pilipinas. Samantala, pasado alas 4:37 ng hapon kanina, ay nakabalik ng muli dito sa Metro Manila itong si General Bronner kasamang ilang mga piling mamahayag mula yan sa kanyang pagbisita doon sa Puerto Princesa sa Palawan at personal na pag-uusap sa mga tropang nakabase sa naturang lugar. Nang tanongin naman ang teleradyo serbisyo itong si General Bronner pahinggil sa kanyang reaksyon sa naging pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang sekretary ng Department of Education at paging
Vice Chair ng National Task Force on Local Communist and Armed Conflict, ang naging tugon lamang ni General Bronner, noong comment siya hinggil dito. Marlene Padianos, Parstala Radio, Serbisyo. Marlene, sinabi ba ni General Bronner kung anong hakbang ang gagawin ng mga tropa natin kung sakaling maulit na naman yung ginawa ng China o hakbang para hindi na talaga ito maulit pa? Mm-hmm. Alam mo, itong operational matters ng Armed Forces of the Philippines, hindi nila ito binobroadcast o binabanggit sa ating mga mamamahayag dahil bahagi ito ng kanilang security protocol. Gayunpaman ay binigyan din ni General Bronner ang kanyang pag-demand dito sa China na dapat ibalik na ng mga tauhan ng China Coast Guard yung kanilang kinuha ng mga equipments mula doon sa inflatable boat ng tropa ng Pilipinas. Ayon kay General Bronner, magkakaroon ng ilang adjustment sa nangyaring ang strategiya na ginagawa ngayon ng kasundalohan, pahinggilan sa kanilang pag-asagawa ng rotation resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal. Marlene, yung mga kinuha di umano nitong mga Chino, no? Yung Coast Guard ng China. Lumabas na report kahapon, pagkatapos ng isang mahabang negosasyon, ay ibinalik daw lahat. So, mali yung report na yon. Ibig sabihin, meron pang dinala yung mga China Coast Guard personnel na mga pag-aari ng Philippine Navy. Tama ka dyan, lumalabas nga doon no, sa naging pahayag ni General Bronner na since siya ay nag-demand na ibalik na ng mga tuuhan ng China yung kanilang mga kinuhang equipment, ibig sabihin may ilang mga kagamitan pa sila na hindi binabalik sa Pilipinas. So, pero walang ano, no? walang mention o walang binanggit na merong tutugis na Philippine Navy or Coast Guard o kung ano man para ma-recover yung mga ninakaw ng mga Chinese. Yes, as of the moment, sa ngayon ay wala pa ngang binabanggit na particular na hakbang itong hukbong sasahan panghipahingil doon sa kanilang gagawing pag-recover doon sa mga inagaw na mga kagamitan. Pero ang ayon nga dito kay General Bronner, may mga ginagawa na silang mga plano pahingil dyan sa issue na yan. Isa na lang, Marlina, no? Sinabi ba ni General Bronner na etong kanilang rigidal inflatable boat na binutas, gaano katindi ang extent ng damage at ito ba ay binibilang na nila doon sa mga prior pa na damage na tamo, no, ng ating mga tropa dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China? So, totoo lang, no, kanina hindi natin nagawa na masilip mismo yung boat o yung rib na sinabing napinsala o nasira ng mga tuuhan ng China Coast Guard. Pero batay doon sa naging pahayag at pagsasalarawan ni General Bronner, binutas. Yun nga lang, hindi nabanggit kung gaano kalala o gaano kalaking butas o pinsala yung idinulot ng ginawang pangaharas ng China doon sa rib ng tropa ng Pilipinas. Alright, maraming salamat, Marlene Padiernos, reporting live. Babalik kami ni Rica, 5:45 in the PM. Yes, again. Thank you. Bye. Walang preno ang talakayan. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Kapit na sa Pasada! Pasada! Meron pa lang ano, Rica. Pero mukhang hindi maganda ang mga signos sa pagtaas na naman ng per barrel price. Ano ba yan? Price. Mataas ang itinaas ngayon, ha? Malaki-laki. Kahapon po ay mga $83.86 ano, ang Brent crude. Ngayon po ay $84.98 na. $84.98. Ang piso hindi makaalagwa $58.75 as of 30 minutes ago. Medyo prepare. Alanganin na naman. At ngayon, pag-uusapan natin yung, sabi nga nila, the
flash report, the breaking news. Kani-kanina lamang ano po, makakasama po natin ang iginagalang na isang political analyst and also professor ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas, si Dr. Froilan Kalilong. Nasa linya po natin. Dr. Froilan, magandang hapon po. Si Peter po at si Rica sa Pasada. Yes, yes. Good afternoon, Peter and Ma'am Rica. Thank you so much. And magandang hapon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome back, Professor. Thank you. Thank you for your Thank time. You so, medyo ito po yung sumabog na balita kanina from out of nowhere. Ano, bigla na lang pong nag-announce si VP Sara na siya ay na magbibitiw na bilang kalihim ng Departamento ng Edukasyon. Ano po ang inyong initial reaction dito, Dr. Froilan? Is it something you've been waiting for, or you were surprised na bakit biglang ngayon nagbibitiw na siya? Actually, we were actually expecting it to come a lot earlier, no? Siguro as early as March or late February, no? Mm-hmm. Kung saan umigting yung medyo namuong sigalot between the Duterte and the Marcos camps, no? Mm-hmm. And siguro ang basa ko rito ay pinatapos talaga muna ng ating ikalawang pangulo yung ating school year, no, bago mm-hmm. niya talaga inilatag yung kanyang formal resignation. Pero of course there are dynamics behind, no. Alam mm-hmm. naman natin na hindi na nagiging maganda, no. Kumbaga yung mga dating fissures ngayon na nagiging cracks na mm-hmm. doon sa Uniteam, and siguro as the months will go by, lalaki ng lalaki to, no, especially heading into the midterm elections and eventually into the 2028 election. So this is something that I really expected to happen, because yun nga, may mga nabanggit or nasabi sa mga masasakit na salita, and I think it's also imperative for the Vice President so that hindi magiging awkward yung kanyang position, ano, na nasa gabinete siya, tapos yung kanyang ama ay patuloy, no, na namumuno doon sa iba't ibang mga kilosan na naglalayo naman na kalabanin yung pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami po nagsasabi, Professor, na this might be a political move ni Vice Presidente Sara Duterte, no, yung pagkalas niya doon sa gabinete ni Pangulong Marcos, dahil may plano na maaring tumakbo for a higher position come the next national election. Ito po ba ay napakalaking factor yung decision na kanyang ginawa? Yes, malaking factor to, no. Kasi kung ikaw ay halimbawa hahabol nga, no, let's say sa pagiging pangulo in the 2028 elections, hindi nagiging maganda yung perception ng taong bayan na nandoon ka or kabilang ka sa gobyerno ng isang pinuno na hindi naman talaga na maganda yung inyong nagiging samahan, no? So ang gustong ipakita maaari dito ng ating ikalawang pangulo ay yung integridad niya, no, bilang isang pinuno na mas mahalaga sa kanya, no, yung kanyang mga prinsipyo at pinaglalaban kaysa sa kung anumang posisyon. Of course, this is something na hindi rin naman natin siguro inaasahan, gawa nga ng bilang isang kalihim ng DepEd. Nakita naman natin na medyo naging maganda yung mga numero, no, ng satisfaction at trust ratings ng ating Vice President during the time that she was at the helm of the Department of Education. So medyo malaking kawalan to, no, pero syempre alam naman natin sa gobyerno wala naman tayong tinatawag na monopoly of greatness, no, no? Hindi naman porket naging maganda yung pamumuno mo sinasabi natin na wala nang ibang makakahigit doon. So hopefully the president will be able to handpick the next DepEd secretary who could continue on what the vice president started and maybe even go a mile higher, no, than what the vice president has already given. Okay. Professor, yung pong maraming nga nagsasabi na, you know, yung the appointment of VP Sara dito sa Department of Education was really a political appointment, ano? She would have wanted the defense
portfolio, yes, pero binigay sa kanya itong Department of Education. And ang tanong ko po sa inyo, based on how you see her stint dito sa DepEd, did she grow into the role of an effective DepEd secretary? Well, ito nga po yung nagiging punan, no? Or yung naging punan ng marami, no? Including itong ating mga kasamahan at mga kongresista na nandun nga sa Makabayan Block, no? They were echoing the idea that they hope that the next DepEd secretary is really an educator or an academic, no? Na talagang galing sa hanay ng mga nagtuturo, no? So makikita natin dito na si Vice President Duterte, I think, would have been a better, you know, secretary had she was given the position that I think best suited her character, her personality, tsaka yung kanyang leadership skills, no? Pero yun nga yung medyo nakita natin dito sa DepEd, medyo walang masyadong naging konkreto o mga tangible na mga accomplishments, no, na maituturing si Vice President. Pero at the same time, hindi naman natin kinakitaan ng masyadong maraming anomalya or na mga masyadong mga hindi magaganda na kinahinatnan yung kanyang panunungkulan dito sa Department of Education. Hindi naman po detachment ang ginawa ng Vice Presidente. I mean, detachment sa kanyang alyansa, no? Hindi pala alliance, no? Kasi nga yung unity medyo in question. But working relationship, no, with the President. Hindi naman detachment ito sa kanyang working relationship sa pagbibitiw. Well, I would say it is, no, to some extent, kasi alam naman natin na may mga regular cabinet meetings, ano, na kung saan talagang kinakailangan niyang umaten bilang miyembro ng gabinete ng ating pangulo, no, and at the same time she is also part of the NTF-ELCAC, no? So mga mahalaga na mga positions to, and both at the cabinet level, no? So siguro nga dahil sa hindi na nga nagiging maayos o hindi nagiging maganda yung kanilang pakikitungo sa isa't isa, dahil nga bubunsod na rin ng mga pangyayari, no, leading into what we have right now, siguro mas minarapat na ng ating ikalawang pangulo na magbitiw na lang. Kasi sinasabi nga natin na if you can't take the heat, then get out of the kitchen, di ba? Na kung hindi na talaga nagiging maganda yung working relationship, siguro it's high time that you give it up to somebody who could provide better service, or kung saan mas nagiging magkakaroon ng comfortable work relationship yung ating pangulo. Kasi at the end of the day, I think what is important here is na yung level ng service delivery hindi dapat na-compromise because of some personal agitation or some personal bickering na alam naman natin, no, na nangyayari between the Marcos and the Duterte camp. Opo. And hindi kasi nagbigay ng rason si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagre-resign. But it's not just the DepEd secretary position na binitawan niya, kundi pati yung pagiging co-vice chairperson sa NTF-ELCAC, which is kind of ironic dahil yung NTF-ELCAC na sa red tagging, talamak sa red tagging, eh medyo associated din yung red tagging sa pangalan ng kanyang dating ama. Hindi po ba ito also a big issue, hindi naman issue, no, kundi a relief na nag-step down na siya sa isang napaka-weirdong position na binigay sa kanya? Well, yes. Kaya lang kasi hindi siya po pwede mag-cherry pick dito, eh. No? Hindi niya po pwede sabihin na aalis ako sa DepEd pero I will be retained here in the NTF-ELCAC. Opo, excuse me lang po, Professor, medyo natakpan po yata yung inyong mouthpiece. Nag-muffle lang po ng very light. Ayan, sorry. Opo, go ahead po. Thank you po. Ayan. So, siguro kapag ganun, yun nga sinasabi ko, hindi siya po pwede mag-cherry pick, no, kung alin ba yung kanyang i-retain, because at the end of the day, I think the reason behind this more than anything else is really political, no? So, kung i-retain niya pa rin yung NTF-ELCAC at aalisin lang niya yung DepEd,
pupwede kasi siyang bigyan ng or pupwede magkaroon ng perception ng taong bayan na kaya niya binitawan kasi talagang hindi niya kaya yung DepEd position. At ito lang talaga yung gusto niya kasi nga because of the red taggings of the Duterte. So I think it's very clear here to me na kaya talaga siya kinailangan niyang bitawan pareho. Eh dahil nga sa hindi na nagiging maayos or maganda yung working relationship between her and the president. And syempre, yun nga, may mga meetings that she had to be with or that she has to be with, that she has to attend. And if the working relationship is not good, diba, anymore, then yung productivity at saka yung efficiency, maaaring makompromise. At hindi lang po siguro yung working relationship ang nasa spotlight dito, Professor, kundi the fact nga na hindi naman talaga siya yung, aminin man natin o hindi, maaring hindi naman siya talaga yung best suited, best bet for that particular position as DepEd Secretary. Which, that's very true. Yeah, which brings to, again, to the fore, yung ating practice na kakampi ko yan O di ilagay natin yan sa isa sa mga position, sa mga secretary or cabinet positions. Di po ba? Yes. Isn't that supposed to be the focus of the discussion more than yung political appointee siya? So political din yung naging rason kung bakit siya magbibitiw ngayon. Well, if this was the case, then this should have been magnified years before, I mean, 2 years na niyang hawak yung position di ba? Dumadaan naman ito sa masusing pagkilala at pagkilatis, Meron naman tayong commission on appointments na talagang medyo scrutinizing talaga dito sa mga positions, lalo na dito sa mga key level cabinet positions. Professor, mawalang galang na po. Pag ikaw ang VP ng Pilipinas at ginawa kang secretary ng DepEd, palagay niyo papalagang commission on appointments yan? Yes, yeah, that's another thing. Now, and of course, we need to understand then that during the time that she was appointed, maganda pa yung kanilang relationship. And alam naman natin siguro din na DepEd is really a very, one of the departments na talagang binubuhusan ng pondo, ng financing ng ating gobyerno. At maaaring ito yung naging dahilan din kasi during that time, mataas yung level of trust and confidence ng ating Pangulo kay VP Sara. And this was during the time na maayos pa yung kanilang samahan. And ito rin yung panahon na hindi pa nagkakaroon ng malalim na hidwaan yung mga pamilya. Kaya yun, maapektuhan yung kanyang yung qualifications and all. Maaring yun yung isa sa naging dahilan din ngayon bakit nangyari ito. Pero ang maganda rito is that at least hindi siya inalis or hindi siya tinanggal. Kasi alam na naman natin na prerogative ng Pangulo to sack people that he appointed because cabinet position is based on trust and confidence. So before that happened, at least naunahan na niya na ako na lang yung aalis. At least may graceful exit pa rin. Alright. Dr. Kalilong, maraming salamat po for your time and your valuable insight, sir. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Thank you po. Ingat po. Dr. Froilan Kalilong, political analyst and faculty ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. 6:02. Babalik kami ni Rica in just a short while. Walang preno ang talakayan. Kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Kapit na sa Pasada! Pasada! Ayaw, nagkagulo. Happy Fiesta, bigla yung ingay Ano nangyari? Lahat kasi nagpipipindot. Samantala, Filipino students are among the lowest performers in new PISA test on creative thinking. Kayo nga, nasada ko dyan. Kasama natin dyan Albania, Uzbekistan at Morocco sa lowest top 4. But here's the thing. But wait, there's more. With a mean score, meaning the Philippines, with a mean score of only 14, it is below the Organization for Economic Cooperation and Development or OECD average
of 33. Ngik! Ni hindi tayo nangalahati. Kaya nga. At saka huwag ka naman ganyan. Nagbitiw na nga yung secretary natin ng Department of Education eh. Well, unang-una, ma, hindi naman talaga pwedeng sabihin na siya may kasalanan nito. Yes. This has been going on since the pandemic. Oo. Kaya lang, alam na this. Yeah, you had 2 years. You could have tried to, I don't know. I don't wanna. Okay, I don't wanna. I still wanna keep my job. Okay, ito na. Pag isa pang reaction mula po sa ating mga kilalang mga personalidad, at ang susunod nga po ay ang Director for Designate National Security Council at spokesperson ng binabanggit natin kanina ng NTFL-CAC, si USEC Joel Egco. Makakasama po natin. Good evening, USEC. Si Peter po at saka si Rica dito sa Pasada. Yes. Okay, ang Peter and ating Rica. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa ating pong mga taga-subaybay. Magandang gabi po, USEC. Salamat. So, nagbitiw na nga po USEC Joel, si VP Sara. Ano ha? Would there be a significant effect as a result para po sa operations ng NTFL-CAC? Unang-una, Kuyang Peter, no, kami man ay nagulat, no? Nagulat doon sa development na ito, but ano nga po, nagpahayag na rin po ang ating executive director, si Undersecretary June Torres, no, na wina-welcome natin 'yan, ang kanyang decision at nire-respeto. And of course, opo, no, to answer your question, somehow magkakaroon, especially now na parang may vacuum when it comes to DepEd, di ba? Eh, napakalaki ng role ng DepEd sa NTFL-CAC po. So, but as to how significant the effect will be, hindi pa po natin ma-estimate. But of course, knowing the position, no? The position taken by our Vice President and DepEd Secretary even before, talagang very hard po ang kanyang stance when it comes to ending local communist armed conflict. Mm-mm. So we hope na sana maging ganun pa rin, no, yung maging stand kung sino man po yung ano papalit sa kanya. Sige nga po, paki-explain nga po sa amin, because a lot of people actually ang tingin nga po, kabilang na ako, no, akala ko parang more of an honorary position yung position ni VP Sara sa NTFL-CAC. And therefore, you know, she can inspire, she can probably suggest, recommend, and then give you a certain point of view. Pero hindi naman po siya talagang nasa loob, ika nga, nung operations ng organisasyon. Kuya Peter, paki-repeat po, paki-ulit ang pot, medyo maingay po dito. Ay, sige, sige. Okay. Ang tanong po, akala ng ilan, honorary position lang po yung position ni VP Sara sa NTFL-CAC, and therefore, hindi naman talaga siya nakalublob, eka nga, doon sa management. Ganito po yan. Last year, no, in fact, I was there during that ExCom meeting, executive committee meeting doon sa Malacañang, kung saan siya po ay hinira nga na actually co-vice chairperson siya. Dalawa po silang vice chairperson. Isa na po si National Security Advisor, si Secretary Ed Anyo. Okay. So si VP Sara po as DepEd Secretary, yun po hinirang po siya last year as co-vice person. Mm-mm. So right now, with her resignation, no, it comes almost naturally po, Kuya Peter, no? Kasi in her capacity, especially as DepEd Secretary, kasi yan, yung po sa, yung pwesto niya as co-vice chair. So right now, we're going to have only one vice chairman. So balik po kay Secretary Anyo po ulit. So when it comes to operations naman, syempre as VP, no, and co-vice chair, yun namang lahat ng mga positions po niya, at yung mga, of course, mga kung meron man policy directives ay pinapakinggan po natin, and of course, in-implement din, especially when it comes to education.
Kasi naintindihan po namin yung pinanggagalingan na malaki yung link no nung DepEd at saka nung NTFL-CAC dahil tinitingnan natin na baka ito nga yung nagkakaroon ng recruitment pagdating sa hanay ng edukasyon ng mga bata, di po ba? Pero gusto ko rin po sana malaman, Yusek, gaano kalaking bigat po ba yung nadadala ng posisyon ng pagiging vice presidente sa pagiging co-vice chair niya ng NTFL-CAC? Is there also some parang addendum doon sa kanyang kapangyarihan na vice presidente? Aking pakiulit po ulit. Pasensya na. May nabibigay po ba yun? May nabibigay po ba na parang bigat din yung pagiging vice-presidente niya doon sa posisyon ng pagiging co-vice chair? Opo. Of course. As vice president, meron pong weight yun, of course. No. But ito po kasing kumbaga parang congregation of different agencies ang LCAC na po. Tapos as DepEd secretary kasi, kung maalala niyo po, different secretary are given were designated into various yung courts position na tinatawag. Lahat ng cabinet members po may mga kanya-kanyang designation as courts, no, cabinet officers for regional development and security ang tawag po doon. All of them as members of the cabinet. And si VP po, because she's VP at the same time, DepEd secretary, and considering her, yun nga, yung sabi ko nga po kanina, her hard stance, no, against communist terrorism, yun po talaga yung she was in the best position talaga to be the co-vice chairperson that time. So both as VP and DepEd secretary, no, so yun po. Yusek, kung nagkaroon nga po ng solid link yung DepEd and NTFL-CAC, kung kayo po ang tatanungin, what is that single achievement or measure na naging resulta nung pagiging link ni VP Sara between NTFL-CAC and the Department of Education? Ano po yung pwede natin i-point out? Ay, opo, nabanggit po kanina ni Ma'am Rica, no, yung tungkol doon sa recruitment. Nako, alam niyo naman po ang tutok ngayon ng mga tinatawag po nating purveyors of communist terrorism violence, yung po ang tawag natin sa kanila. Talagang nakatutok diyan sa mga eskwelahan, especially sa mga bata, no, yung mga age 15, 16, 17, 18. So, meron po na tayo mga pag-aaral dyan. In fact, I'll take this opportunity, Kuyang Peter and Ma'am Rica, no? Tawag po namin dyan ay violent extremist or terrorist grooming. Yes. Hinuhubog talaga. Hindi lang po ito mere recruitment sa mga paaralan. Hindi lang ito mere radicalization, but recruitment and radicalization are both part of a bigger method or process which the United Nations, no, and other international bodies call as violent extremist grooming. Yeah, you said with your indulgence, ano nga po yung ginawa? Ano yung naging regulasyon, guidelines, policy na inimplement as a result of the link between DepEd and NTFL-CAC na ipinapatupad na ngayon? Okay. So, ang ano po kasi niyan, yung executive committee meeting, twice a year lang po yan nagaganap, ano? So, the VP and other members of the executive committee, doon po sila nagkikita-kita. So, it's a combination of everything na eh. So yung particular Kuyang Peter, eh, hindi ko masabi kung ano yung particular doon, but as a group po kasi mga decision, and then they move for the adoption, etc. Mga ganun po, no? But as the specific, talagang I can only mention about the general mismo. Yusek, ngayon na bakante po yung posisyon, meron na po ba kayong iniisip nyo po ba na i-fill in the position that the Vice President vacated para sa NTFL-CAC? Meron naman na po tayong Vice Chair. Opo. Siguro, I think I can answer that by saying,
I leave it up to the ano, to our principal kung ano po ang kanilang magiging decision patungkol diyan. It's like no, when VP Sara as Deputy Secretary was designated co-vice chair, they approved it, no, as a collegial body. So I think during the execom, kung magkakaroon po ng patawag na meeting, ay pagdidesisyonan po yan ng ating mga principal. May sweldo po ba yung vice chair? Sorry, Kuya Peter. Meron bang sweldo ang vice chair or allowances? But ang vice chair po ano, yung sa ano, kung saan yung agency po siya, wala naman, pagkakaalam ko po ano, wala naman pong extra niyan. Wala. So extra trabaho lang yun, you say. Oh, walang trabaho. Walang ano? Walang sanay pa. Sanay na tayo sa extra trabaho. So ibig sabihin talent free? TY lang, TY. Hindi talent free, walang TY po. Talent talaga so, kapag nagkakaroon ng executive meeting, board meeting, mga ganun, walang allowance 'yun. Sa pagkakaalam ko po ano, wala po kasi umattend din ako ng ibang execom at nagpa-participate kami nila Assistant Director General Malaya as part of the Stratcom cluster. Wala naman po, kain lang talaga. Sa pagkakaalam ko po. Makamawala yung isang vice chair pag ganyan. Wala pala kinikita. Kayo naman, Yusek, meron, no? Yusek? Yung kung saan lang po talaga sumusweldo na agency. Parang ganyan din kasi ako nung araw. Yung PT Forms Executive Director ako, yun lang din naman ang aking talagang sweldo, pero as part of LCAC, wala po talaga. Gratis et amore, eka nga. Gratis et amore. Ayan. Tama po yun, para sa bayan talaga. For the love of. Yusek, maraming salamat. Thank you so much. All right. Oh, ating Rica. Pasensya na po, medyo maingay dito. Okay lang po. Oh, we appreciate your time, sir. Yes, opo. Thank you very much po. Thank you very much. Ingat po. Si Yusek Joel Egco, Director for Designate the National Security Council Spokesperson ng MTF LCAC. Talaga. Tigas na na. Alam mo, ating Rica, ganito may yan diin. Eh. May diin ko yang eh. Yang ko! So, ito. Oh, reaction ayan lamang yan, partner, dun sa nangyaring pagbibitiw. Na, so nakuha na natin kanina reaction ng mga guro on the DepEd side at ngayon naman yung NTF-LCAC mismo. Oh, the two positions that she vacated. We balance things. Yes. para yung season natin, pantay lang. Pero ito, alam mo, ang bait niya, no, ha? Ni Yusek Joel. Oh, bakit? Ang bait kausap. Oo. Oh. Parang hindi bagay sa sa NTFL. Grabe ko, ha? Grabe. Porque hindi sila na, wag na. Alam mo, dapat magpakabait tayo kay Yusek Joel. Hindi, pero nakakatuwang kausap, di ba? Yes. Yung very light. No? Yes. Very light. Pero, kailangan natin yan, partner. Kasi susunod na pag-uusapan natin, babalik na naman tayo sa mabigat na topic na naman ito. Kung papasok, dahil hinihintay pa natin, may oras pa naman tayo. Diba? Pero kaya nga, dapat nagbabait tayo. Huwag tayong masyadong mapambenga dahil maging persona non grata. Nako, yung mga taong nagbabait-baitan, hindi naman napupunta sa langit-langitan yan. Kasi naman kayo, ang sense of entitlement nyo. Nagsorry na nga eh. Nako, umano na yata, no? Binaba na yung ano, no? Yung ano, persona non grata. Pero parte ng persona non grata naman, hindi naman ito legal. Hindi naman ito legal. Anong hindi legal? Yes, this can... Tinanong ko si Attorney Noel dito. This can only... private individual ka at sinabihan ka na persona non grata ka, hindi ito binding. I know, hindi ka makakabalik sa Palawan. Hindi, no. You can still go. Really? Yes, you can still go. Nga. This is not legally binding. Tinanong ko kay Attorney Noel. This is only kapag legally binding. Kapag ako diniklarang persona non grata ng Batanes, hindi ako pupunta sa Batanes. Yeah, but I ask. Tanungin natin ulit. Mas maganda yan. Ito na ang inyong mga kasagutan sa... Tayo ba ay persona non grata? Saan kayo persona non grata? Ang tanong, nagbitiw na si VP Sara sa pagiging kalihim ng DepEd. Sang-ayon ba kayo sa ginawa niya o hindi? Eto na po. From Len Narcelias, sabi niya, thank God. Thank God, kagad nag-resign na. Pinatagal pa.
pala. Ano, wala kang mabasa. Sana pala ibig pababa na pababa ang kalidad ng edukasyon ng mga bata. Salamat ayan. Po. Ayan. O, naku partner, mamaya na natin to i-basahin, ipagpaliban muna natin dahil nandito na ating susunod na panauhin. Sabi ko nga sa iyo, bibigat ulit itong ating usapin. Singit natin kagad at marami tayong katanungan eh. Mm-hmm. Kasi napakainit po nito mga nangyaring nakaraan dito sa aggression nga no ng China Coast Guard sa ating mga Philippine Navy nung sila nga po ay magkakaroon sana ng resupply mission. Kunin natin ang reaksyon ni former Senator Richard Gordon for this. Senator, magandang gabi. Peter at Rica po inyong kasama. Hi Peter. Oy. How are you? Very good and it's good to see you again, Senator Dick. Medyo matagal tayong hindi nagkatalamita ma. Oy. Nakakalimutin na ako eh. Ay, hindi. Hindi, oh. Namiss ka po namin, Senator. Opo, baka may hawak kaming red horse eh. Ay, red horse. Nahalala ka namin eh. Oo, Senator Dick, this is, you know, what happened in Ayungin Shoal, marami nagsasabi na, ito na nga, even the AFP chief is saying na parang pirata na nag-take over sa barko ng Pilipinas, maraming nasaktan o sinaktan, may mga ninakaw ng mga kagamitan, may mga sinira ng mga inflatables, kinuha ang mga armas. I mean, this is really very serious, don't you think? Oh, definitely. Hinamak tayo, wala tayong nagawa, and I have to question this, I'm sorry, I have to do this, I have to find out, ito ba mga sailor natin, itong Philippine Navy natin, pinapadala natin nasa ribs o mga flotation devices natin, are they given a set of rules of engagement? Mm-mm. Na pagka inaral sila, anong gagawin nila? Titihaya na lang at atras? Mm-mm. O lalaban sila? At kung agawin yung baril nila, lalabanan ba nila? Mm-mm. Because to a soldier, pag inago mo yung baril niya, hindi papayag yan. Lalo na kung nasa lupa kayo at aagawa mo ng baril yan, hindi papayag yan, di ba? So, to my mind, unang tanong ko, ang rules of engagement clear? Because it's unfair to the soldiers if the rules of engagement are not clear. Pangalawa, talagang sobra na ang pambubuli ng China. Hindi na bully yan. That's an act of war. Yeah. Whereas I'm concerned, it's an act of war. When kinuha mo yung baril ng sundalo ng isang bansa, sinira mo yung gamit ng Philippine Navy or even the Philippine Coast Guard, whatever it is, hinahabol-habol na nyo, pagkatapos pinagbubutas nyo yung boat, that is an act of war. That is applying excessive force na itong bansa na sinasabi kaibigan natin, na kunyari, nung panahon nung nakaraang presidente, kaibigan-kaibigan, gusto natin maging bansa, maging probinsya ng China, ganun katikit nung araw yan, eh pagkatapos ngayon, hahaya natin mangyari yan. Sa akin, hindi dapat payagan yan, at dapat, siyempre, magpo-protesta tayo. Hindi naman pwedeng hindi mag-protesta. Pwede dahil mag-discourse sa United Nations, di ba? Yeah. At above all, kung totoo na ito ay pinag-aagawan no, ng bawat bansa, dapat ang mangyari dyan eh, ayoko naman tatakbo tayo sa Amerikano na, tulungan nyo kami. Nasaktan na ito. Dapat mutual defense pact na ito, di ba? Especially since nung nangyari ito, bago nangyari ito, sinasabi ng mga leader ng Department of Defense, ng Armed Forces, na hindi mangyayari ito sa mga kababayan natin. Huwag kayo matakot, lalaban tayo dyan, at pagtatanggol natin yung mga tao. Mm-hmm. Eh, nangyari ito ngayon. Mm-hmm. So sa tingin ko, hindi ako, kung akong nandyan, hindi ako papayag na tatawag tayo sa Amerikano because hindi naman basta lalaban ng Amerikano dyan. Maraming pag-iisip ang gagawin ng Amerikano bago sila magpadala ng tulong sa atin at invoke yung Mutual Defense Pact. Ang sasabihin ko, kung kayo ay hindi hipokrito, lahat tayo hindi hipokrito na sinasabi natin, gusto natin itong karagatan na ito is a zone of peace na dapat ito pwedeng lumakad at sino man bansa na may barko na hindi guguluhin, hindi aharangin, or what we call an international area where there's rules of order are preserved, dapat, kung ganyan ang mangyayari, dapat, at lalo na dahil dito dumadaan lahat ang langis, dito dumadaan lahat ang trade, patungo sa Japan hanggang Korea, dapat magkaroon ngayon ng international
force katulad ng ginagawa nila sa Somalia, na pag kami mga ganitong pangyayari, eh naandyan ang pwersa ng Amerikano, pwersa ng Australia, pwersa ng Japan, pwersa ng Korea, at kung sino man pwersa ng Pilipinas, na kung may gagawa niyan, eh talagang lalapitan na sila at sasabihin, hindi nyo pwedeng gawin yan because ito ay talagang we're imposing the international order of rules of good behavior. Yun dapat na gawin. Ngayon kung hindi nila gagawin yan, eh ako, I would even go as far as saying lahat tayo, i-recognize na natin yung Taiwan as a separate country para magkagulo na talaga sila at mataranta yung China na yan. Nag-meet siya. Oo, But, kung naglulukuhan lang tayo, dilukuhin na natin sila ng buo, no? If we keep doing natin, the same things, di ba? Lahat itong basang ito, i-recognize namin ng China. Ang right. Taiwan, o di matataranta sila ngayon. Okay, Senator Dick, begging your indulgence, we will do a part 2 bukas ha, if you're available, dahil medyo inubutan na tayo ng oras. Thank you very much and we'll talk to you again tomorrow. Marami pa tayong pag-uusapan, Senator Dick. Sayang naman. Anyway, thank you very much. Salamat po ng marami. Salamat, Senator Dick. 627 na. Thank you, Rika. Thank you. Peter and Rika po. Peter. Babalik tomorrow, 5:30. TV Patrol susunod na. Thank you and good night.